ang bagong gawa lang kuya sir yung ano. Ito yung sa gilid ng ilog. Nilagyan na ng dike para hindi pumupunta rin yung tubig. Importante dito, nararating ng sasakyan. Saka kahit umulan, hindi na masyado maputi. Ito ang tulay na San Juanico, Quezon. Para San Juanico Bridge. Mahal itong tubo na ito. Yeah. Pwede pala itong ibaon. No? Pero maganda itong kuwan nyo. Verde itong kalamansi nyo na ito. Kaya lang ang kuwan nito ay di siya masyadong maraming magbunga. Dahil kasi parang kuwan eh. Nagdahon eh. Makakita nyo yung kalamansi namin eh. Talagang kuwan siya. Talagang marami siyang bunga. Tsaka kuwan din. Ito maitim eh. Kumbaga ito mukhang busog sa pataba kayo rito kuya. Sir pala ito, itong maayusan. Malawang pala ito. Nakatutok. Kay kuya rin ito yung car wash. Ito, kanya rin yung car wash. Malawang rin pala. Ang lalaki ng mais, ano? Ayan, oh. Di naman nag-i-stay ang tubig dyan, ano? Hindi. Pwede. Pagka po ang kalamansi, hindi nag-i-stay yung tubig. Kasi, gaya doon sa inyo, kapag tarim ko ng kalamansi, nabuhay yan. No? Kaya ganito dito, ito. Pwede rin dito. Hanggang doon sa may buko. Hanggang doon. Malawa. Ito magandang pwesto. Kalamansi. Dalawang hektarya may kita tayo. Dalawang hektarya. Maganda nga ito. Saka okay naman lupa rito sa Quezon. Makuhan siya. Mataba. Anong mais ba ito? Yung pigeon ba sir? Ah, ito yung malalaki. Oo, yung ginagawang pigeon. Ah, oo. Lalaki ng mais eh. Ay naman ito, hindi nananakaw. Oo, matigas eh. Matigas. Kung sweet corn dyan, ako eh, baka marami na nawala dyan. Oo. Ang ganda niya, ano? Ang ganda kasi nito, padiretso, tsaka patag. Wala na masyado di-develop dito eh. Ayan, ang ganda na lupa. Yan ang maganda, lupain. May kasama pang buhangin. Hindi ba, Pogi? Tara, sala natin ako. Okay, ito sir. Pwede po itong lupa na ito. Mas risk pa nga po yung pinupuntahan namin na tinataniman ng kalamansi eh. Bulubundukin. Ito, patag naman, walang problema. Mas okay po yun. Tingnan po natin yung inyo pong kalamansi ah. Okay, kasama natin ang ating mga chikiting. Ano pong mga anak po, ako. Anak ko isa po. At anak po ninyo. Siya yung panganay. Yung matabaw. Ayos. Ito naman yung bulso. Anong grade ka na? Kinder. Kasama sa bahay, kaya sinasama ko. Ayo po, mas maganda ito para nakukuha na rin mga bata. Napapractice na. Yan yung pesto nila sir. Sabi si sir matagal na rin sa abroad. Pangalawang balik. Puntaan natin yung kanyang kalamansi. Meron na siyang 1 taon at 9 na buwan. Tayo, service ni Kuya. Mukhang bagong gawa lang Kuya sir yung ano. Ito yung sa gilid ng ilog. Nilagyan na ng dike para hindi pumupunta rin yung tubig. Ayos pala, para ligtas na kayo sa baha. Kainam na pala. Hindi kagaya dati, kalat-kalat ang tubig rito sa Quezon eh, ano. Una itong nalulubog tsaka yung likab eh. Kaya merong pagyo eh. Ay,
may tulong itong kwan na ito. Dito, pwede na magkalaman si Yan dyan. Dito, medyo delikado pa rito dahil ito. Matalasa pa dyan pagka binabaha pa yan. Dito, medyo okay-okay pa rito. Wala sa kabila na yan. Pagka malaki na lang ang tubig talaga, nakala siya aabuti. Ay, pag malaking baha na siguro ko, eh, ano na? Pagka inabot. Yan ako mong gagalo sa kabila. Ah, dito, ano? Tinatawag nyo ng bakulaw. Oo, bakulaw. Yun ang mga kwan. Bakwan pala tanim dito. Yan. Maganda lupa rito sa Quezon eh. Mga kwan dito, yung mga gulay. Saka kukunti pa lang kalamansi rito sa inyo. Karamihan sa kabaratuan. Palayan. Yan. Dalawa pa lang ako ng kalamansi. Oo. Eh, swerte po kayo rito dahil eh, yung pumpwesto na yun sa harapan, maganda yun. Malalawak ang lupa pa rito. Importante dito, nararating ng sasakyan. Saka kahit umulan, hindi naman masyado maputi. Dahil okay naman ang daan dito, hindi na makagaya ng kuwan eh. Daan na lang nakalabaw. Ito nararampalaton ng kolong-kolong eh. Ito yung mga daan ng farmers talaga. Puro pampits pa lang mais dito. May nagtatalo din ako ng sweet pear. Ay, sweet pear. Ay, matako rin sa insekto yung sweet pear eh. Saka ako ha, pag wala kang buyer, ibabarating ka lang. Ayan ang kondo. Natuyo ito, mukhang na herbicide. Ano mo yan, yung tuyo-ari mo yung lupa. Ah, mabuhangin. Kaya hindi siya nagpareha. Yun ang maganda, kuha na mong kalamansi yun, malabo. Yun na gusto ng kalamansi, malabong lupa. Ayan, okay. Ito, ito yung nasa nila. Luwang po sana, patag pa, 3 hectare yan. Ang ganda nyo yan, nakasangyarap, kawain nyo yan. Oo, maswerte naman ang nakakuha. Bali, dalawang tao. Dalawang tao po yung pinanggalingan, yung pinagkuha ng puno nyo. Yan ang kuwan dito sa inyo, ano? Pag magsasanla, hindi na babalik pa yung pera. Sa amin kasi pagka sanlang patay eh, Arkila, 10 years. Pagkatapos ng 10 years na, balik na uli sa may-ari yung lupa. May kuha na yun, wala nang balik pera yun. Yun, sanlang patay ang tawag sa amin doon. Dito, sanlang buhay. Karaniwan kasi dito mga bukid eh. Sa bukid kasi, puro ganun eh, sanlang buhay eh. Aba, meron ko yung siling panigang, ano? Mahal ba siling ngayon? Amura ngayon. Pero bata pa oh. Unang bunga pa lang oh. Pag nagmahal yan, makakatsempo yung may-ari dyan. Paganta ko yun ang lupa ninyo, patag oh. Puro mais dito sa Quezon Nueva City oh. Maisan. Kaya lang ito yung mais na ginagawang pigs, matitigas, hindi mo pwedeng nakawin, hindi mo pwedeng maglaga, malalagas ang ipin mo rito. Laga mo yung mais. Tinatanim din dito ng sibuyas. Kulang 2 milyon na pagbenta. Tumama sa sibuyas, may-ari. Ang galing yung nakakuha po ng lupa nyo. Sabihin, malaki puhunan niya. Meron. Tsaka ako siguro baka may contact ito sa mga story. Maganda rin sana pagkakita na si Buya. Si Alan, tsempuhan lang din. Tsempuhan lang. Pagka nadali mo yung kanya, kuhan na siya. Nakara, kaganda na presyo na si Buya. Kayang-kaya.
mahaba rin itong bukid nyo, no? Okay. Tatlong hektarya. Sabihin, isang diretso yan. Banos ang tawag sa amin yan, yung ganyan kahaba. Ganon din, banos din. Uso rin pala rito, banos. Kaya pag magdadalawa, magiging 6 na hektarya yan. Pag, yung mga katabi ng manuno yan, mga katabi ng manuno, mga panit, yung mga banos yan. Mga katabi lang din. Magkakatabi lang yung nakaari. Habangan ito. 3 hectares. Ito ang tulay na San Juanico, Quezon. Ano sa Maliko Bridge. Mahal itong tubo na ito. Ayan. Pwede mo pala itong ibaon, no? Noong dating pinaglipatan, ano? Ha? Ano yun? Ceiling talbos. Ceiling talbos yun, kuya. Hindi po ba nagkakasakit ng ceiling talbos? Yung nangungulot? Ayan yun, ako nagkukulot. Oo, yan ang kone. Kaya ako dati may tanim ko nito. Kaso ka lang, nangungulot eh. Pagka ko ng herbicide. Uh-huh. Malalaki na. Pwede na ito. Ayan yung aming kalamansi. Oo. Parang sa akin na rin. Kaya lang ito kuya, hindi nyo pa masyado na pagbunga pa. Hindi pa nga. Oo, kaya tumangkad pa. Eto. Kaya ang kalamansi kasi pagka talaga hindi nagbubunga, tumatayo. Ay, may bunga na siya ngayon. Dahil bunga lang ito na halos ng kawan na natagulan eh. Yung pagkaulan eh. Yung pagbabasa. Tsaka pag ito eh sa tagaraw, pag ito natitigang, nagkakaroon po siya ng marami pong bulaklak. Palagay ko baka hindi nyo ito natitigang. Yung maaga kayo kagad nagtutubig. Mukhang hindi ito pabaya sa patubig eh. Kung kasi dito boss, yung lupa, matagal bumaba yung basa. Matagal kasi na siyang kumawan. Banlik siya. Oo, banlik. Pero maganda itong kuwan nyo. Verde itong kalamansi nyo na ito. Kaya lang ang kuwan nito ay di siya masyadong maraming magbunga. Dahil kasi parang kuwan eh, nagdahon eh. Makakita nyo yung kalamansi namin eh. Talagang kuwan siya, talagang marami siyang bunga, tsaka kuwan din. Ito maitim eh. Kumbaga ito, mukhang busog sa pataba kayo rito kuya. Kuwan ito. Kailan ba ninyo naglagay na pataba? Ito. Bandang 20 yata ng June. Ng June, oo. Ang ulit na lang ninyo, mga buwan ng August para matsyempohan po natin yung pang November and December. Doon kayo maglagay. Siguro, yung dami nito. Ilan sako po nilagay nyo itong nakaraan? Yung unang sabog ko rito, yung sulfate na bulaklak. Dalawa. Dalawa. Ito sa nasa 700. Tapos, yung 2500 sulfate, isa. Isa. Pinaghalo ninyo? Yeah, pinagsunod ko ng sabog. Pinagsunod. Ang gagawin natin dito, siguro, mga nasa 4. Dahil 7 to eh. Dahil malalaki na ito. 7 bulto sa August. 4 na bulto. Pwede rito, kuhan. Yung chloride. Itong kuhan na ito, itong tag-init. Kumbawa, hindi siya umulan. Kahit mga dalawang linggo pagka ganyan hindi umulan, maglalabas ng bulaklak yan. Kaya lang, berde-berde itong kalamansi niya. Kumbaga sa kone, wala pang masyadong gulang eh. Kumbaga ito, parang siya'y nagmura. Ano to boss eh? Kasi napabayaan ko to dahil ala akong pantustos eh. Ngayon, nung nakuha ko si Boss Albert na magpipinans. Siya yung nagpinas po nito. Tapos tinuloy nyo po yung mag-aalaga. Kung na to, yung madilaw, yung kumbaga ito, as nagdahon na lang siya ng ganito. Bagong recovery. Kaya pala siya nagkuhan yung mga nag-usbong. Kasi pagka talaga sa pag-aalaga ng kalamansi, hindi gano'n siyang ganito mag-uusbong, maglalabas siya ng mga bulaklak. Tsaka ng bunga.
Pero okay na, maganda naman yung kuwan ng kalamansi ninyo eh. May kuwan na siya, meron ng tawag rito, potential. Ika nga. Ayun, hindi na talaga natin maiiwasan, meron talagang maliit. Dahil yung misan, nasa kuwan yun, nasa punla rin. Pag maliit ang punla, misan, maliit din ang kuwan niya. Ang bunga. Pero makakatawa naman niya kung malalaki naman ang bunga niya. Kaya pala siya bumerde dahil kare-recover pa lang. Oo, yun. Oo. Eh, maintindihan pa lang natin. Pero meron naman pala kayong mga maliliit na eh. Ito ko yung magandang pamungahin. Yung ganitong wala pang marami pong bunga. Kaya pagka sa August, lagyan nyo ng 4 na bulto. At siyempohan ninyo yung November at December. Ito. Tinan nyo po pagka yung puno ay maraming bunga. Ito, gaya nito. Ganito sa amin. Itong puno na ganito. Masipag magbunga. Pag ganito yung kalamansi ninyo, ano? Ayan, sigurado. Lahat yan. Marami kayo makukuhang red bag. Ito. Pala mo nga ito eh. Ito makapal nga. Kaya ito makakaiba siya sa iba. Oh. Iba, naglapad ang dahon. No? Pero may mga bunga din naman. Hindi na siya ganun talaga karami. Pero dadami ito. Maganda bulas nung kuha na puno ninyo eh. Okay po yan. Siguro ang ilagay natin dito hindi para sa pampalago ng dahon. Para mas maganda rito eh yung kuwan eh. Pataba na yung mabibigla siya. Noong nakaraan, sulfate ano? Sulfate. Oo, kasi nakuwan siya yun. Nagdahon na siya. Marami na siyang inilabas na dahon. Bagay, maganda rin naman pabulaklak yun. Sabi yun, dahon. Full sulfate. Di na ba kayo gumagamit ng dati na mga Viking? Hindi. Hindi. Tsaka yun naman yata hiyang dito, ano? Hiyang kasi, yan, verde naman eh. Maganda naman ang resulta eh. Tsaka kung was yan, yung merong pulyar. Pulyar? Ah, in-spray? Oo, maganda yan kasi para sabay ang kain niya. Pulyar, tsaka po ng... yung pataba. Di sabihin, nakaka-isang buwan pa lang po ito na kinakain yung abono niya. Kaya meron pala siya ibang mga labas sa bulaklak. Ayan, nabunga na po ng bulaklak yan eh. Yung abono. Sabihin, nakain na po niya yung pataba. Sa August po kayong ulit ninyo. August na. Apo, mga first week or second week. Kasi nakapaglagay na pala kayo. Ito na ito. May lugar kayo na maraming bunga. Oh. Siguro nung ito'y umulan ng malakas, tsaka nalagyan kayo ng abono, namuti sa bulaklak yan. Ano. Di ba ito namuti sa bulaklak ng mga nakaraang nag-ulanan? Ano ba siya? Yung may puno siya. Na maraming bulaklak? Oo. Tapos may puno naman, walang ganong bulaklak. Wala. Merong bulaklak na pa isa-isa, ganun. Oo. May iba kasi nagdahon. Yung iba naman, unabis na wala. Ito. Pamputol nyo ito. Yan, yung kalamandarin. Isagad nyo yung sa ilalim. Yan ang malakas kumain ng pataba. Atong ganito? Oo. Aalisin nyo lahat yan, yung mga ganito. Tiran nyo lang yung kuwan ng may bunga kalamansi. Ito, walang bunga ito. Acres yan. Yan yung inaalis natin. Ayun pa, oh. Nakalaki o. Nakalaki. Ito naman, mas kuwan pa ito. Mas mataba pa siya sa talagang kalamansi. Pagbalik mo, hindi ko dala yung... sa ilalim nyo po alis eh. Yan, ito po yung kukunin natin lagi. Babantayin nyo yan. Misan doon tumutubo yan. Misan makakita nyo po, diretsyong-diretso siya. Tapos malalaki ang dahon. Tapos mahaba tinik. Kapag ganun, kalamandarin na yan. Tapos magkakaiba po ang amoy niyan. Tinan mo. Amoyin nyo ito, yung dahon niya. Tandaan nyo po yung amoy, ha? Ito naman yung kalamansi. Magkaiba, no? Mas matapang ang amoy nito kaysa sa kalamansi. Eh, pagka duda ka, kung yan ay kalamandarin o yung kalamansi, pareho mong amoyin yung dahon.
pag mabagsik ang amoy, iyon na yun. Kalamandari. Oh, mabango siya, mabango yan. Kaya pala pagka na pinutol ko yung may tinik, nangangamoy pa. Oo, yun yun. Kaya kukuan rin siya. Okay naman po yung kalamansi, hindi naman siya bansot. Medyo tumayog lang siya dahil nga doon sa hindi siya masyado agad nagbunga. Kasi ang mangyayari kasi dyan eh, sopang ng sopang yan, pagka walang sunong na bunga. Eh pag alimbawa, walang sopang siya ng bunga, kaya tendency talaga tatayo. Pero tinan mo, pagka may bunga siya, papandak yan. Dahil mapupuyarsa siya ng bunga niya. Yan, lagyan niyo po ng kuwan sa susunod. Maganda naman ng kuwan niya. Ang bulas eh. Sabihin kasi ngayon lang nang bumabawi. Malaki ito. Tri mukhang tres medya nga yung kuwan niya. Dito, pagitan. Pero itong kabila, tres. O para hindi yung tres medya. Parehas yung tres medya dahil. Siyo'y ginamit ko dyan. Ayun, kaya medyo malaki yung space niya. Dapat dito, kahit mga tri lang eh. Dito yung 3, kakasya rito mga nasa 800 or 900 na puno. Medyo maluwang pa itong space nyo na ito. Palagay ko baka nasa 8,000 square meters ito eh. Kulang sa hektarya. Malaki rin eh. Malapad eh. Dito sa gawi rito medyo maliit ano dito. Dito medyo nabansot yung iba. Palo kasi yan eh. Buhangin. Buhangin. Madali yung matuyo. Kaya kailangan dito lagi ninyo tinutubigan sa tag-araw. Oo nga ito. Pero pagka ang kalamansi lagi tubig sa kuwan niyan, mabulas ito. Tinan niyo po, hahataw ngayon yan. Pagka po ganitong nag-uulan. Ayun, ang mga nagdahon siya. Bumabawi eh. Kumbaga sa kuwan eh, ngayon lang po nakatikim to ng kuwan eh. Pagkain. Kumbaga sa tao. Bumubulas muna. Ayan, pag nagbunga ito, ayan, marami rin yan. Dadami rin ang bunga nito. Sa tag-araw po ninyo, pwedeng gawain yung hindi nyo sa tutubigan. Doon, mamumuti sa bulaklak yan. Mga buwan po ng November or December. Pagka tayo tatarget ng buwan ng Marso at April. Ayan, ito to, sigurado. Pagka ito eh, hindi nyo natubigan, yung bagay uhaw na uhaw siya, tsaka lagyan nyo ng abono. Lintik ang bulaklak niya. Ayan, nakakuha na, nakakondisyon na yan eh. Naman niya, marami na siyang mga supang. Ito yung kotsok. Meron ganito. Pero malalaki naman ang bunga eh. Kaya lang, ganito na lang yan. Hindi na siya lalaki. Hindi na siya lalaki. Forever. Forever na ganito. Lumaki man yan, siguro ganyan. Kaya pala katana. Pero okay lang yan para po sa anak ninyo. Para siya pipitas. Lalaki man siya, pero hanggang dyan lang yan. Yan yung kuha ng kalamansi. Pero yung mga ganito, yan, lalaki yan. Yan. Lalaki yan. Yung makikita naman ninyo, pagka po may bulas sa gayatong berde, lalaki. Pagka ganitong pino dahon, yung tinatawag na mga kotsok, yan, mga malit lang talaga ang lalaki niyan. Kumbaga bonsai ng kalamansi. Ito to siling Taiwan na yun. Taiwan. May pag-asa itong Taiwan ninyo. Gihintay lang din to ng ulan. Tubigin na nga. Diligan na lang ninyo. Dapat dito patawa ninyo yung madaling matunaw. Kuwan yata ito eh. Triplek. Triplek. Kung complete. Eh, sabagay ito. Pang matagalan yan. Kaya lang yung sulfate, sandali lang yan, pag dinilagyan mo, kain na kagad. Yun ang kwanda. Pero yan naman, pang matanggalan naman siya, okay rin. Ito. Mayroon mga puno pala kayo, wala rin bulaklakan na. Yan, kagayin yan. Oo, tabal siya. Tawag sa amin doon, tabal. Okay. Nagdahon. Oo, puro nagdahon. Pero iba naman, yan. Okay, ito. Pero mayroon mga puno, pag walang bunga at walang dahon, parang namarako. Lalaki, ikaw akong tawagin. Ayaw ikaw magbunga. Misa pag kagano'n ay magbunga, putulin nyo isang sanga para magbunga. Matakot. Pero yun naman, magbubunga rin yung bata pa naman. Kuwan pa naman siya.
Tsaka ako naman, ayan. Nag-i-spray po ba kayo ng pang-insekto? Bukas ang schedule. Ah, nag-i-spray pa po kayo? Mm-hmm. Eh, kahit din na kayo mag-i-spray nito. Gagastos lang po kayo, mga buo naman ng mga bulaklak niyan. Ah, kahit din ang spray. Oo, sa tago lang kasi. Pero pag ganyan nag-araw, gi-spray tayo. Eh, sumingit yung araw, tuloy nyo na pa ipag-spray nyo. Para di pa masayang yung inyong nag-spray na palaki ng unay eh. Ganyan kasi yan, sa kalamansi, mga interesado po umuulan, mas gusto po niya yung umuulan na alagaan yung bunga. Wala po mang ganong insekto. Pero pag ganyan nag-aara ulit, nag-iinit, babalik naman ulit yung mga insekto. Ay, okay lang yan, yung mga bulakak na yan, spray nyo na lang ulit. Kasi nag-aaraw na. Pero kung ito po ay gaya ng mga buko na ng ganyan, sinlaki na po ng gasaresa, okay na po yan, kahit di na po na yung spray nyo, mga buo na yan. Hindi na matutusok yan. Apo, hindi na mga matutusok yan. Kasi matitigas na yan eh. Ang tutusokin na lang yan, yung mga bulaklak, sisirain, tsaka yung mga gamais. Ito, pagka ganito na, yan, medyo yamado na kayo ng konti dyan. Marami na siyang kuha na nun. Lalo na pagkagahulin, na yan. Yung binibitaw na natin sa spray. Lobo. Ah, siya. Hello, boss. Ah, andito na, boss. Mm-hmm. Hi. Ah, boss. Boss. Ah. Dito ko ba? Babalik ka rin ko. Hello po, kuya. Ay, doon po tayo sa kalamansi ang po ninyo. Ah. Kunya po pala na nagdahon. Oh, eh sabi ni kuya dahil ito pala yeah, hindi niya naalagaan ng husto. Kumbaga yung abonong kinain niya eh ngayon pa lang gumugusal sa mga dahon. Oh, pero okay naman, maganda naman po yung kalamansi. Oh, berde siya. I-condition ninyo sa araw po ng kuwan. Sa Agosto kayo maglagay uli ng abono. Para sa November and December na pagpapabulaklak. Medyo choppy, sir. Apo. Hindi pa, kung ano yung... Ay, kukunin lang natin kay kuya. Tinuro na natin sa kanya. Aho, pwede. Apo. Sige. Okay lang, salamat. Okay, sir. Ayan, yun po yung kukunin natin kay kuya para sa kalamansi. Okay naman yung kalamansi, berde. Magdadalawang taon. Tapos... Ayun, pagka nalagyan po ito ng abono, ay lalo pang beberde yan. Ah, siguro, baka kuya ito sa polyar. Kaya mas bumiberde. Na yung kalamansi inyo. Pero maganda naman. Ito yung mag-i-spray, may kahalong polyar. Ayun, kaya pala nagkuha yung dahon niya. Kasi ang polyar, kahit once a month lang natin gamitin. Kaya nangyayari dyan, kumakain yung dahon siya, lalo bumiberde. Dapat dito, huwag masyadong ganitong maberde, hindi siya magpo-produce na maraming bulaklak. Ayan, parang nakon ito, parang naging regular po yung foliar nyo eh. Kinain ng husto yung foliar eh. Ngayon, napati ilalim. Pero okay na yan, at least maganda na po yung bulas niya. Nakabawi, nakarecover na. Kala ko ano, mamamatay yun dahil madilaw yung puno, yung dahon. Kaya, yan. Tapos, naglalagas nung, siya. Nung makatikim siya ng pataba, tapos ng foliar, ayan, nagkuha na po siya, bumata na. Kalamansi na talaga. Okay na po, maganda po ang kuha niya. Yun na lang ang kuha natin dyan. Pag paramihin na lang bunga natin sa November and December. Pero ano ngayon, pagka sa August, magbubulaklak din niya pag nalagyan niyo ng abono. Pero maganda ito dahil wala pang ganong maraming bunga eh. Pag yan ay nagbunga ng Agosto, ay makakache po kayo ng November and December. Dahil, ayan no, marami pang panggagalingan ng bulaklak yung kone niyo. Alam mo, sa amin, puno pa ng bunga eh. Nako, talagang kuha na kagad ito. Tawagin mo na yung patay mo. Kaya, hindi pa kami masyado nagbibigay po ng abono sa kalamansi dahil kakainin na ng bunga. Machechempoan po doon sa talagang kamurahan ng kalamansi. Ayun, yung kuya yun ha, yung nasa unahan na yan. No?
Yung mataas na yan, yan kalamanda rin yan. Oh, yeah. Yan, oh yeah. Pag hindi nyo alisin yan, mas uunahan pa yung kuwan nyo dyan. Ayan, sinisiklat lang yan, sige. Para magsarado. Yan. Papa, sino kaya kumuha ng bunga ng bayat? Okay po. Iwan lang natin ng discarte si Kuya doon sa kuwan, sa kalamansi. Shoutout po natin si Sir Alfredo. Dito na po tayo sa inyong pong restaurant. Ayun pala yung kanya misis. Kamusta po? Hello. Ayan, sir. Ayan. Ito pala yung inyong pong pwesto. Kaya kung malapit kayo rito sa Quezon, hindi po kayong dumaan dito para mananghalian o anumang oras na kumain. Pwede. Si Kuya, ito naman po yung kanya nag-aalaga ng kalamansi. Kano po, ma'am? Sagot na daw po ni sir. Sagot na po ba? Maraming salamat. Sarap po yung luto ninyo. Thank you po. Opo, ayan. Pwede na po tayo rito kumain pagka dito pumapunta sa Quezon. Pangalan nito, Hahas ka na. Jajas. Ah, Jajas. Ayun, Jajas Restaurant sa Quezon. Barangay. Kambing menu. Ah, kambing. Ayun, ang pork, binagongan, sinanglaw. Marami pa ng pagpipilian. Tapos sa taas eh. Opo. Ayun. Ayan. Maganda rin ang pesto nito, malamig. May maisang pa sa likod. Opo. Papasala po natin yung kalamansi ni sir. At tingnan natin kung ano yung kuha natin doon. Gagawin tulad. Tingnan po. Tumuna po tayo doon sa farm po ng kalamansi ni Kuya.